Ang storyline na to ay hindi ko sinisigurado kung fan-made ba or karugtong ng interhigh. Nabasa ko lang to sa isang libro ng Slamdunk Season 2 na naglalahad ng buong laban ng Aiwa Academy at Shohoku. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko to sa isang libro at hindi naka-manga version. O sa madaling sabi, walang mga animated features na naka-indicate. Anyway, bago natin simulan to, pasok ko lang muna intro ko mga idol. Come on, come on, don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss too. If it don't make dollars, don't make sense. This for my people who been struggling to pay rent. Don't wanna work, get it. Aiwa versus Shohoku Chapter 39. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito ay pinatunayan ni Sakuragi na kahit baguan pa lang siya sa larong basketball ay kayang-kaya niyang makipagsabayan, at dito ay nagpakitang gilas itong Sakuragi. Nung nakagawa siya ng big time block sa tira ni Muroboshi at sa tira ng sharpshooter ng Aiwa. Kaya naman nagresulta ito sa isang slam dunk niya at nagtaas ang kalamangan ng Shohoku sa 5. 98-93, pabor sa ating mga bida. At dahil dito, umanga ang lahat ng tao sa kanya. Partikular ang mga taong kilalang kilala na manlalaro sa buong Japan. Grabe ka Sakuragi, isa kang tunay na mandirigma. Sa puso mo talagang pagiging matapang at walang kinakatagutan. Kaya naman isang karangalan sa amin na makalaban ka at buong Shohoku, pulong ni Masashi. At pati itong Sawakita ay napahanga na rin. May pulang buhok, ibang klase ang antas ng iyong paglalaro. Hindi ko sukat akalain na dahil sa iyo at kay Rukawa ay matitigil ang paghahari namin dito sa Japan. Kaya naman sa pagpunta ko sa Amerika, daladala ko ang karanasan na nakalaban ko ang mga malalarong katulad nyo. Kaya bilang respeto ko sa inyo, nasa iyo ang suporta ko, bulong ni Sawakita. At itong si Minami ay pasimpleng napaimik na din dahil napahanga sa husay ni Sakuragi. Sakuragi, ang hari ng rebound. Nasa iyo ang suporta ko. Napakahusay na manlalaro. Ngayon lang kita nakita at ngayong taon lang kita nakalaro. Ngunit sa unang pagkakataon ay napahanga ako ng isang manlalaro. At hindi ko sukat akalain na sa mismong baguhan pa ako hahanga. Kaya naman, kahit tinalo nyo kami, isang malaking karangalan na nakaharap namin kayo. Kaya sa pag-uwi namin sa Osaka, ipagmamalaki namin minsan ay nakalaban ka namin. Sakuragi, nakakahanga ka, bulong ni Minami. At itong si Kishimoto ay tumaas na rin ang balahibo. Sobrang paghanga kay Sakuragi. Sakuragi, ibang klase ka. Ikaw yung taong ayaw patalo. At dahil dyan, naiimpluwensyahan mo ng katapangan ang iyong mga kakampi. Bilang baguhan na manlalaro sa basketball, ang iyong uri ng tapang ay kakaiba. Dalang datihan ang iyong binibigyan ng kaba. Sakuragi, nasa iyo ang respeto ko, bulong ni Kishimoto. At sa kabilang banda naman, sa panig ng kainan, itong si Kiyota ay maluha-luha na dahil sa pinakitang tapang ni Sakuragi. Kahit alam naman nating napakalaki ng injury niya. At kung karaniwan lang naman lalaro ay hindi na kayang maglaro. Kaya dito nakuha ni Sakuragi ang respeto ni Kiyota. Ibang klase ka gunggong, napakatapang mo. Ikaw ang dapat huwaran ng mga malalaro sa susunod nating henerasyon. Ang tapang mo, ang pagmamahal mo sa larong basketball ay sobrang nakakahanga. Kaya sa araw na to, inani mo ang respeto ko sa Sakuragi, bulong ni Kiyota. At itong si Maki ay tumaas na rin ang balahibo niya sa sobrang paghanga sa henyong Sakuragi. Sakuragi, anong klaseng tao ka? Alam ko, masakit yung likod mo, pero pinipilit mo pa rin maglaro. Ang pagmamahal mo sa basketball ay talagang napakalaki. Ang bilis ng panahon, isa ka lang palpak noon, pero ngayon, isa ka ng ganap na halimaw. Kaya naman pakiusap, ipanalo nyo ang larong ito. At kung papalarin ang makalaban na Sakuragi
na napakalaki ng improvement at napakalaking karangalan, wika ni Maki. Habang ang lahat ng tao ay nakatitig lang kay Sakuragi at para bang naging mabagal ang takbo ng pangyayari at sinabi nila sa kanilang sarili, ito na ba ang taong kinabukasan ng larong basketball dito sa Japan? Sakuragi, ikaw na kaya yun? Wika ng mga tao na sobrang rinirespeto na si Sakuragi. At pagkatapos nga ng dunk niya, itong si Sakuragi ay sumigaw naman. Shohoku, huwag kayong papatalo. Ang larong ito ay atin. Kaya naman, laban lang. Huwag na huwag kayong susuko. Sigaw nito. Habang sobrang seryoso at gigil na manalo. At itong si Haruko ay napaiyak na sa sobrang paghanga kay Sakuragi. Sakuragi, napakahusay mo. Kailan lang nung tinuturuan kita at puro kapalpakan ang iyong pinapakita. Ngunit ngayon, isa ka ng ganap na manlalaro. Kaya naman, sobrang proud ako sa iyo. Wika ni Haruko na sobrang emosyonal. At siyempre naman ay hindi nagpahuli ang kanyang mga tropa na sobrang proud na proud sa kanya. At sinisigaw ang pangalan niya na sobrang lakas at dinig na dinig sa buong gym. Sakuragi! 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 Hanamichi, ang husay mo! Kaming mga kaibigan mo ay lubos na saludo sa iyo. Napakapalad namin, naging tropa ka namin. Kaya kahit labag man sa aming kalooban na tawagin kang henyo, dahil sa kang dakilang gunggong ay titiisin namin. Dahil sa paglalaro ng basketball ay isa ka ng ganap na henyo, sigawan ng mga tropa nito. At itong Sakuragi ay napangisi at sumigaw din ito. Huwag nga kayong magdrama, hindi nyo bagay, ang papangit nyo. At isa pa, sa lahat ng sumusuporta sa Shohoku, para sa inyo ang larong ito. Huwag kayong magsasawa, sigaw ni Sakuragi. At ang lahat ng tao ay nagsisiyahan na at sobrang humahanga kay Sakuragi. Ngunit kabaliktaran naman ito sa kupunan ng Aiwa. At itong si Muroboshi ay sobrang seryoso na at desperadong makabawi. Kaya naman bagya niyang tinigil ang momentum ng Shohoku at tumingi siya ng isang timeout. Aiwa, lima lang ang kalamangan nila at 48 seconds na lang ang natitira sa laro. Isang pagkakamali lamang ay tapos agad ang laban. Kaya huwag kayong sumuko. Nakuha niyo Aiwa, sigaw ni Muroboshi. At itong mga kampi niya ay seryosong seryoso at talagang desperadong manalo sa laro. Kaya naman sa kanila ang posisyon. At gaya ng dati, wala nang ibang nagtitimo ng bola kundi si Muroboshi. At gaya nga ng inaasahan nating lahat, alas, laban sa alas ang magiging ganap sa huling segundo ng laro. Kaya naman seryosong nagbabantayan si Rukawa at si Muroboshi. Rukawa, alam mo ba ang salitang karanasan? O mahusay ka, pero sa karanasan ay salat ka. Masyado ka pang bata, bulong ni Muroboshi kay Rukawa. At walang ano-ano, inatake ni Muroboshi ang basket ng sobrang bilis. Ngunit itong si Rukawa ay napakaseryoso naman at sinabayan niya din ang ginawang atake ni Muroboshi. At todo bantay nga ang dalawa at talagang nakafocus lang si Rukawa kung saan pupunta ang direksyon ni Muroboshi. Kaya naman sa pag-go hard ni Muroboshi ay siya ring direksyon ni Rukawa. Nang biglang nag-step back itong si Muroboshi para sa isang tres. Nako, step back, hindi na ako makasabay. Kinakain na ako ng pagod, wika ni Rukawa. Kaya naman hindi na niya naabutan pa ang step back ni Muroboshi. At itong si Muroboshi ay agad-agad namang tumira ng isang tres. At ayun nga, suwak na suwak ang tira ni Muroboshi. At muling naibaba ang kalamangan sa dalawa. Ayun, isang tres Muroboshi, ang husay mo. Dalawa na lang ang kalamangan nila, sigawan ng mga kaibigan nila. At dito ay merong napansin si Coach Anzai. Iba talaga maglaro ang may karanasan sa ganitong crucial game. At delikado pa ata ang lagay namin. Ang aking mga manlalaro ay pagod na, physical at mental. Kaya naman sa ganitong uri ng sitwasyon ay mahihirapan na sila. Pero may pag-asa pa. Sakuragi, alam kong ikaw ang may sariwang pag-iisip.
Kaya naman, inaasa ko sa inyo ni Rukawa ang larong ito, bulong ni Coach Anzai. Nang biglang sumigaw si Sakuragi sa loob ng court, Miyagi, Rukawa, Akagi, Mitsui at buong Shohoku, sa atin ang larong ito, laban lang, gugulatin natin ang buong Japan. Tayo ang magiging numero unong kupunan, kaya naman, tara na! Malakas na sigaw ni Sakuragi. At itong Shohoku ay biglang nagseryoso. At magsisimula na nga ang pagbawi nila. At ayun nga, ang lahat ng mga kilalang manlalaro sa buong Japan ay lubos na humanga kay Sakuragi. At inaningan niya ang lahat ng respeto ng mga to dahil sa kanyang napakalaking improvement. Ngunit, sa kabilang banda naman ay bumawi ng isang tres itong si Muraboshi para ibaba ang kalamangan sa dalawa. Sino kaya ang magwawagi sa tunggaliang ito? Abangan natin sa huling bahagi.